que vayan con mal con mga kapatid na Pilipino. Kailangan ako magsalita dahil marami ang tanong o tanong ng mga kababayan natin. So I am constrained to talk to you if possible almost every day because there are so many issues and questions that are being asked from us in government. Ang una po is, I would like to, marami itong insidente na ito. Marami mo rin gagong mga abogado. Kaya kailangan ko i-explain sa inyo the mechanics o kung paano, ano ba talaga itong pag-aresto ng tao at kung anong mga kasalanan o mga, you know, events that would maybe compel the policeman or the military man for that matter if he happens to be there. Ganito yan. Ito ang police. Pagkatapos nito, huwag na kayong maniwala dyan sa mga ano, ako na ang nagle-lecture sa ating mga kababayan. This is very important because there are so many complaints and I'm sure in the coming days there will be arrests made and a lot of complaints and a lot of lousy lawyers like Shiel Diokno giving encouragement for people to violate the law. Ito ang police. Ito yung tao na arestuhin. Ito yung tao na nakita niya pumatay, nagnakaw, nagrape o mere suspicion. Magkakamali ang police. Ngayon, itong mga riot at itong paglabag sa ating regulasyon for people to avoid converging so that you will not pass the germs. Alam mo, walang katapusan to. Maski na anong klaseng gamot at doktor at hospital na gagawin ko, pag nasa labas ang mga tao, talagang hindi matapos to. Itong COVID, parang kadena di amor. Pag nandyan ang lahat ng mga tao sa labas, maubos tayo in about 2 months. Kung gusto ninyo, lumabas kayo, ikaw. Pero pagka naghirap ka, huwag kang magtawag sa akin. Eh, ginusto mo yan eh. Talagang mamamatay ka. Eh, ang kakamatay lang ngayon, yung classmate ko na abogado. He was the son of our dean sa College of Law. He just passed away today kasi of COVID. Walang sinasanto to. Yung mga doktor na lumapit sa kanila noon at hindi pa masyado preparado, walang mga personal protection equipment. Ngayon, nagbibili na tayo. Alam mo, sa gobyerno, ganito yan. Pagbaski na suspicious ka lang, tanungin ka, tapos ang sagot hindi tama, magsususpitsa o nakapatay ka. Pag magsabi ang police ng authority niya, adre, police, ako, gobyerno, inaaresto kita sa ginawa mong pagpatay, pang-rape. Alam mo, the responsibility of the person being accosted by the police or being arrested, ang responsibility mo is to submit to the police.
pagsabi ng pulis, sumama ka kaya nagkasala ka. Well, you have to go. We have to go to the police. You cannot fight it out. Kasi kung valid ang pag-aresto sa iyo, lalo na yung paglabag ng mga itong ano ngayon sa bayanihan natin. Actually, at the start of the yung declaration ko, yun na mismo ang batas na sinunod. Yung Bayanihan Act to follow, but the extreme measure, sinabi ko, huwag ninyong payagan na magkaroon ng mga rally, kung ano-ano, kasi walang katapusan ito. Pag nasa sa ospital na lahat, sa punerarya na lahat, sa bahay, pag may mga tao pa rin, parang Cardinal de Amor, ipasa rin niya yan. It's not because gusto namin na protektahan ka. Ang amin, huwag mong i-contaminate, mahawa yung kapwa mo tao. Kung ikaw gusto mong mamatay, wala naman nagpipigil sa iyo. But what we're trying to prevent is you from contaminating your good neighbor, getting the germs and patay. Eh, umaabot na ng in America, it's about so many thousands already. Walang pinipili. Ngayon ninyong maniwala, di lumabas kayo. Pero ganito, pag nahuli kayo ng polis, ganito. Pag sinita ka ng polis at inaresto ka, sumama ka. Pag hindi ka sumama, tapos nagsabi ang polis, arestado ka for this crime. At alam mo, ang pag-aresto does not end there. Hindi yan ang matapos na pag sabihin ng polis na arestado ka. Ang polis will bring you to the police station for blotter entries or whatever investigation. Ngayon, ang batas nagsabi na pag hinuli mo, you have to overcome ang resistance. Kasi pagka nag-resist itong taong ina-aresto mo, ayong sumama, anong gawin mo? Kung pulis ka, arestado ka, sumama ka sa akin, ang sagot ng gago, ayaw kong sumama, bahala ka. O sige, ayaw mong sumama, di okay. Alam mo, ang gobyerno, patay. Magiging inutil, useless, patay. Kaya ang batas nagsabi, kung ito mag-resist o ayaw niya lumaban, kailangan ang police must overcome. Kaya niya kung ayaw, pilitin, kakargahin ka, hihilain ka papuntang yung wagon na police. Yung jeep nila. Kasi it's a wagon. Yung mga jeep. Kaya sumama ka. Nung kung lumaban ka, ang batas nagsabi, kunin mo sa ayaw niya at sa hindi because you have to overcome his resistance. Ngayon, pag nagsuntukan kayo dyan, tapos nabunggo yung ulo mo sa simento na matay ka, walang kasalanan ang pulis. Inaaresto ka eh. Sabihin mo, hindi ako, wala akong kasalanan. E di sumama ka, pagdating doon sa istasyon, sabihin mo sa pulis na wala akong kasalanan, wala akong alam dyan. Then, if the police will find your excuse or your reason valid, they have to release you. Otherwise, they can be charged for false arrest. Ngayon, itong sinasabi ko, i-overcome mo. Ikaw ang police.
Uy, military pati police, makinig kayo. You overcome. Ayaw niya, di hawakan mo yung kamay. You pull him, put the, I said, to your wagon, your, tawag ito. Hindi naman pick up yan eh. Yung iba pick up, yung iba, basta. Yun ang, ngayon, kung lumaban ka, san sinabi ko, pati kasi si chief ng PNP, ayaw niya. At the start of the statement, sinabi ko, pagka lumaban kayo, inaresto kayo, at inilagay mo sa delikado ang buhay ng pulis, o talagang bubunot ka ng baril, o hampasin mo ang pulis ng bato na pag tinamaon sa ulipatan, sabi, barilin mo, patayin mo. Iyan ang batas. Kaya mga abogado, tingnan ninyo yung batas ninyo. Eh, hindi naman ako nag-iabang. Matagal akong prosecutor sa Davao City. Naging trial. Hindi ko naman pinag-iabang. Yan naman ta totoo. 8 years I was doing trial work. Ganon ang batas. The police must overcome kung inaresto niya. Nadalhin niya sa istasyon or whatever, mag-raid sila tapos magbarilan, eh siyempre, self-defense yan, pati performance of duty. Yeah, yung sinabi, pati si PNP kasi sinabi, of course not. Kita mo yung sa TV noon, ang police may baril na nasa kaluukan, tapos may drug, lumapit siya, sinaksak siya, hindi niya binaril. Palapit ng palapit hanggang inabot siya. Ayun sa TV. Kaluokan ba yun? Ayun sinasabi ko. Magpakamatay ka ang pulis, yun ang trabaho mo. At wala akong sinabi, remember this, abogado ako. I never said in public, shoot to kill, period. Sinabi ko, always yan. Baski yung sa human rights yun sa UN, if you think that your life is in danger, maging byuda ang asawa mo na maganda mag-asawa uli at ang mga anak mo mawala ng tatay, pag tinignan mo na delikado ang buhay mo, patay, unahan mo na patayin mo. Kaya ng gera sa NPA. Hindi ka naman makihintay po. Talagang patayin mo. Kaya kung hindi mo patayin, patayin ka. Ganon ang mga hold-upper, ganon ang mga drugista at marami ng polis na matay. Araw-araw, lumalaban. Karamihan dyan sa Pasay. Alaman ninyo yan. Kaya huwag ninyong putulin. Huwag ninyong putulin kasi ako, I lay down the predicate, ika nga. Sinasabi ko muna yan para hindi ako masabit. Hindi ako basta-bastang bibitaw ng salita. Sinabi ko, if your life is in danger, then in arresting a person, kayong mga ayong sumunod sa batas, you converge. Hindi natin matapos ito, itong problema natin, kasigi kayo labas. Tapos, parang kadena di amor nga to, ang kamatayan. Pagsigi kayo dyan sa mall, ang contamination, tapos uwi ka, ang anak mo, tapos maglabas yung isa sa jeep, pagbayad pero sa Amerika, ganoon ngayon, lockdown talaga. Ngayon na lang sila, nauna na tayo. Hindi ko sabihin magpasalamat kayo, nauna tayo ng ilang linggo. Nag-desisyon na kaagad ako kasi pinag-aralan ko na ang COVID. Sinusundan ko na ang coronavirus niyan. Because I read,
nagbabasa ako, hindi na ako sabihin kung anong binabasa ko, basta binabasa ko, I keep posted myself. CNN, tapos about yung COVID in just a matter of two days. Kasi yung mga pasahero sumakay ng eroplano, umuwi yun. Mga turista, umuwi kung saan. Pagdating doon sa kanila, pasa sila, kain, labas. Kaya walang katapusan. Kaya spread. Kaya ganun. Kaya ang pinagbabawal, kasi hindi matapos ito. Kaya kung ayaw ninyo, kayo na lang ang tapusin ko para maprotektahan ko yung mga inosente na ayaw mamatay. If you keep on converging kung saan-saan ka, then you spread the airborne hangin eh. Pag mag-ubo ka dito, ilang metro yan, dadalhin doon. Mikrobyo yan eh. Part of the hangin. Kasali ng hangin niya. Pag doon isa, sabi niya, wala naman akong nilapitan na. Wala nga. But yung, it's deadly. In 2 days. Sino ba yung namatay in 2 days? May isang prominenteng tao. Kausapan niya yung asawa niya. Nag-video sila. Butit na lang na save ng 2 days, patay. Kaya right at the beginning, I was very frank and very emphatic about it. Not really in strong words. Sinabi ko, may dadating na sakit. Walang gamot ito. Ang gamot nito, ang katawan mo lang. Hindi ito TB, hindi ito yung nasugatan, hindi ito yung mga baril na magkaroon ng nana o ano. Antibiotic yan, mabubuhay ka. Ang virus, katawan mo talaga. Kaya matamaan ka ng anong mga sakit yan, chicken pox, hindi ka natatamaan uli. German measles, pag dumaan ka, hindi ka na, kasi ang katawan mo, alerted na. May mga sundalo tayo sa katawan niya, antibodies, na pag may pupasok na yung mga germs, yung ating katawan, hindi niya kilala eh, ang kalaban niya, basta sige lang. Sa loob, mimik sila. Maya-maya, kinakain na ang katawan natin. At at that time, mawiki na ang lungs. In 2 days, ubusin, kainin talaga ng virus yung katawan mo. Ang baga mo. Baga pa yun sa Tagalog? What's baga rin? Saya yan. So ganun. Ngayon, ulitin natin iyang rule sa arrest. Pag sinita ka ng pulis, sabi ganun, may saksakan dyan. Sir, hindi ako yan. Sabi ng pulis, sige, kung hindi ikaw, sumama ka. Si station, ipahayag mo. Pagdating doon, then you explain to the police, sir, wala akong kasali dito. Kapit mag-imbestiga yan. Eh, hindi naman gago yung police na dito bibitawan ka. Yan. Pero yung kung sabihin na, hindi ako magsama. Wala akong kasalanan, patayan tayo. Wala akong kasalanan. Huwag mong gawin yan. Kasi pag ginawa mo yan, talagang mamamatay ka o makapatay ka ng police. Because your responsibility is to submit to the authority of the police for the police to bring you to the police station for proper investigation or documentation. Then, kung wala kang sabit, yeah, to release. Pero kung labanan mo,
ang batas nagsabi na yung inaaresto mo, ayaw, di arestuhin mo na. You have, ito yung kriminal, ito yung police. You have to overcome. Kasi kung hindi mo ma-overcome yung tao na yan, hindi mo mahila, hindi mo madala sa istasyon. So what is bugging the lawyer? Eh, alam mo kayo, nag-spreading dito lang kayo sa PTB4 ba talaga to? Dito lang kayo makinig. Nang totoo, we are not obliged. I do not have the duty to lie to you. Bakit ako magsinungaling? Kung ganun ang sitwasyon, sabihin ko sa inyo, yan. Anong magawa ko? Pero ako, magsabi ako, I have to color my statement. I do not do that. Dito, sabihin ko, prangkahan mo yung tao. Huwag mo sabihin na, huwag natin. Ang mayor ganun ako. Kung ano yan, ang kulay niyan, pula-pula yan, huwag mong gawing green. Kasi mas marami kapag, bakit green yan? So, mag-imbinto ka na ng ibang kulay. Wala akong obligasyon na magsinungaling sa inyo. Wala. Bakit ko papahirapan ang sarili ko? Magtanong ako sa inyo. Just to lie to you to make you happy? Well, I govern properly and right. If it makes you happy, then you smile. If not, you criticize me. Walang bigay. Social media, lahat kayo. Well, hindi naman totoo yung kaltasan namin na hindi kami humahawak ng pera. At ito pa, kayo mga, in 2 days nandito na, mag-process lang ng papel para makakuha ka ng pera sa gobyerno. Di mo makuha yan ng 3 araw, anak ng... Kaya yung bilyon niya, 200 bilyon, proseso yan. Kasi pag hindi, yung mga tao dito sa gobyerno rin takot. Sabihin ko sa kanila, 90 miles per hour. Sabihin nila, sir, makukulong kami, sir. Ang tao, baski na crisis, ayaw makulong at ayaw magkasakit. Mag-COVID na siya, makukulong pa siya. Takot ang tao basta pera. Kasi sa gobyerno, talagang pagtapos itong COVID, pag audit ng COA, yun. O saan yung 200 million dito? Kaya careful ako. Tinanggal ko, wala akong sinabi sa LGU. Wala rin akong sinabi sa barangay captain. Kailangan ko sila. Pero may magdating doon, makulang ang pera pag ibigay mo 5,000, ibigay 3,000 lang, kupit doon. Sabi ko nga ngayon, kay Bautista sa DSWD, total, meron na silang network eh, yung 4-piece. So may network na sila, dagdag na lang nila yung pera at makatanggap lahat. Diyan lang kayo, huwag kayong lumabas. Pupuntahan ang barangay captain. Ano, sino, kaninong bahay ito? O ano yan dyan? Kubeta? May nakatira? Meron, kasi walang bahay. O sige, bigyan mo. Bakit namin nakawin yung putang ina? Ako, ang nag-ambisyon ako maging presidente, wala naman sa isip ko magnakaw. Katagal-tagal kong mayor eh. 23 years. Di noon pa sana, para pagdating dito, hindi na magnakaw. Kung ay mali, ito si Sheldjuk, no? Sinabi pa niya na, sige ako magdepensa sa inyo. Alam mo, Sheldjuk, no, kayo mga opposition dilaw.
huwag ninyong pilitin ang pagkatao ninyo na magsanit sa gobyerno. Kayo, nagsiging takatakbo ng black propaganda kasi malapit ng eleksyon. Sabihin ko sa iyo ngayon sa taong Pilipino, kung yan ang mga tao na ipalit ninyo sunod na eleksyon, torpe talaga ang Pilipino. Bihin ko sa inyo. Prangka. Wala na ako. Sa hindi na makialam. Pero kung ganun ang tapos, anong nangyari, yung sila ang sa administrasyon. O anong ginawa nila? May pera kaya sila pagdating ng panahon? Ako sinabi ko, may pera tayo. Amigo, wala pa, hindi ko pa inisip yung COVID. Sinabi ko lang na yung pera sa gobyerno, ilagay ninyo sa wastong pamaraan. Sabi ko, may pera tayo, di ba? O ngayon, dumating, kailangan ng bilyon. Pero hindi ito tatagal. Dadating ito ng 6 months, patay na tayo. Kung walang invento, if they cannot, not really invent, but if they cannot come up with a vaccine, patay tayong lahat. Hindi tayo makalabas, hindi tayo makatrabaho, maglabas ka, patay ka. You know, it's a vaccine. Ang vaccine, ganito yan. Ahas. Yan dyan sa, mayroon dito, there's a facility here, I think it's near Munting Lupa, na may mga kubra natin. Kinukunan yung ano nila, venom, yung juice nila na poisonous. I-collecta yan, tapos magkuha ng kunti lang yung kabayo. Yung tamang-tama lang hindi siya mamatay. Tapos kinabukasan, isang kunti. Tapos isang kunti pa. Hanggang may naman isang kunti. Pagdating ng panahon, ang kabayo, hindi mo na mamamatayan ng kagat ng yon doon kinukuha sa dugo ng kabayo yung vaccine. Para sa ahas. Kung makagat ka, dala ka sa ospital, magtanong ang doktor, saan banda ka na, saan banda ka sa Cordillera? Na may mga asya dito, yun, yun yung injection sa'yo. Alam mo bakit? Kasi ang poison, gumagana yan. Pero ang katawan, pag nagkaroon ng vaccine, ma-alert. Ma-alert na magising yung ating panlaban. Kaya, ganon yun dito sa COVID. Wala pa, hindi pa nila na ano kung ano. Ang sabi nga, yung nakalusot, yung nabuhay, ang antibodies niyo matatag. Survival. Yun sana ang parang eksperimento, punuin mo ng dandahan lang konti. Hindi siya mamamatay. Kasi ang katawan niya alerted na kalaban niyang pumapasok ngayon. Ganon ang lakad ng bakit. Kaya balik tayo dito sa ito si Jokno. Siya pa daw mag-abogado. Alam mo, Jokno, sa totoo lang, baka believe ako sa tatay mo. Pag nasa kurte yun, noon, estudyante po kami, talagang nanonood ako. Pero ikaw, nung nakita kita, wala ka talagang sinabi. Magsalita ka parang, huwag lang ma-insulto yun, ha? Kaya mga janitor, huwag kayo mag-insulto total. Totoo naman, janitor ka, sundalo ka. Ito si Joke na magsalita, parang janitor. At saka, tumakbo ka ng senador, hindi kayo bumoto ng tao. Alam mo kung bakit? Pwede kitang biruin, huwag kang magalit. Alam mo kung bakit hindi ka nanalo?
kasi kalaki ng ngipin mo. Magsalita, kalahati ng panga mo lumalabas. Kaya sa ako pa sa iyo, totoo, tanongin mo Pilipino ang kikinig ngayon. Kaya kung magsalita ka ng kalaki ng ngipin mo, parang hanap ko ng, ano ba tawag niyan, basyador? Yung nagtadyak ng pang patalas ng mga barbero. Diyan ka pumunta, ilagay mo yung ngipin mo doon. Doon ka sa tadyak. Naglilibot yan. Bakit ganon? Binabastos kita. Putang inagalit ako sa iyo. Kasi subukan mo. Subukan mo mag-converge. Sige. Constitutional right man kaya yan. Subukan mo. Sumali ka. Pag hindi ikaw ang pauna. Sige, subukan mo. Subukan natin. Magsubukan tayo. Sabi mo tama ka, sabi ko mali ka. O ngayon, subukan natin. Hindi ka maaristo, mag-imbita ka ng mga sampo. Diyan, punta kayo ng Luneta. Pag hindi ikaw unang ikarga ko sa... Huwag mo nga akong... May panahon na... ng politika. Panahon, ito panahon ng krisis, magpandagdag ka. Mga binibigay namin, yan lang na, bakit? Gaano ka ba kayaman at gaano kami kahirap? Manalo ka sana. Ang problema sa iyo, din ka kaya ng College of Law. Kaya mga classmate ko na namatay kanina, COVID. I-text mo nga yung complete name o alam ito. Kayo na lang ang magtawagan sa total classmate natin yon. Hindi man tayo pwede magkapunta ng grupo. O di isamahin natin si Jokno doon sa morgue. Kasi ikaw yung pambato namin. Na yung kay Mayor Vico, isang beses lang ako nagsalita. Yung pag-proclaim ko ng emergency, sabi ko, wag ito, wag doon, wag doon. Pagkatapos doon, wala na. Nandito lang ako. Wala akong pakialam sa operation ng NBI kung anong gusto nila. Karamihan niya mga abogado yan. Ang qualification kasi noon ng NBI abogado yan. Wala akong, kayong mga, huwag kayong, hindi ako, trabaho ng police yan, nandito ako sa, ang akin policy sa taas, ito, huwag ninyong gawin. Ito, gawin mo. Yan. At ang mag-enforce niyan, police pati military, wala na akong pakialam kung pagkatapos sinong nahuli, sinong na... So, nasabi naman lahat, marami na nagsasalita na saan. Ang Philippine Navy, in-alert ko, sabi ko, yung mga barko ninyo na magaganda, yung Pangulo, yung barko ng presidente ng Pilipinas, maganda yan. Ang loob niyan parang hotel. Ako po, sabihin ko sa inyo, hindi ako nakagamit. Tinignan ko yan, umakyat ako minsan. Kasi may pinuntahan ako sa Bureau of Customs. Pero hindi ko sinakyan yan. Kailanman yung yate ng presidente. Hindi ako bagay dyan. Pangbangka lang ako.
At saka yung eroplano, sinabi mo, joke, no? Na matagal na binili ng Air Force yan, wala pang COVID. You are an intellectual liar. Alam mo na yung eroplano, matagal nang in-order, matagal nang dineliver, wala pa yung COVID. Tapos sabihin mo na magbili ng eroplano, ginagamit yan ng Air Force. Sabihin ko sa iyo ngayon, ni hindi ko nakita yung eroplano na yan. Hindi ako gumagamit ng sa gobyerno pag ako ang nag-travel. Para malaman mo, joke, no? Baka i-imbir na mo yung mga tao magalit. Ang Pangulo, yung yate, ayan dyan sa Pantalan. Gusto mo, kunin mo, iyon na yan. Pero sabi ko sa Navy, gawaing ospital kaagad. Pati magtulong sila ng iba. At marami na, walang kayong magkukulang tayo sa mga health workers, pati doctors. Kasi matakot eh. So what we can do really is to... Lahat, ang Amerika hindi rin preparado eh. Kahirap sila, pati ang Russia, nagtulong na sa kanila, yung kalaban nila. Nagpadala na ng ventilator, lahat kung ano. China, hindi sila preparado. Sila ang pinakamaraming patay ngayon. Tayo, mabuti na sabi ko, sabi ko kay Dominguez, gusto ko pag alis ko makita ng tao yung pera. Kaya lang, wala na kayong makita kung tatagal ito talagang krisis na ito, medyo maubos talaga. Pagkaubos na wala na rin, ang ako presidente, inutil na ako, wala na akong magawa, wala na akong maibigay sa inyo, wala na akong pambili, magkikita-kita tayo dyan sa Rizal Park. Dyan mismo sa plug ni Rizal. Magbigti na lang ako. Wala na akong magawa. Marami na akong patay, maraming umiiyak. So sabihin, Presidente, wala na rin akong magawa. Pero isama ko si Jokno sa baba ko. Ako sa taas. Sabay tayo magbigti. Letse ka. Tang na galit ako sa iyo. Ulol ka. Kasi mag-intriga ka sa tao ngayong panahon na ito. Ulol. Nung eroplano, katagal nang deliver yan, makakrush na lang yan siguro. Yung pang-ano mo sa tao, yung intellectual stupidity. Kaya sabi ko sa iyo, manalo ka sana. Ang problema sa iyo, pagsalita mo, yung ngipin mo, ang lalaki. Kaya na-discourage ang mga tao. Ginagawa mo ang Pilipino, kayong, ganito na lang. Kayong mga Pilipino na torpe, doon kayo sa dilaw. Doon kayo maniwala at doon kayo magpakamatay. Kayong mga Pilipino na simple lang, na namumuhay lang, at hindi alam kung ano ito ngayon, dito kayo sa akin. Kasi may, kung habang may pera pa ako, iinyo sa gobyerno, habang may pera pa ako na maibigay, may pera pa, may pagkain pang pambili, sigurado. Hanggang maubos. Ano pa ba? Ang ano talaga yan, paski saan ka, you guys, yung mga mayaman, yung may mga channel, may internet, tingnan ninyo. Lahat lockdown. Lahat naka-lockdown. Si Jokno hindi makita. Ang balita ko, ikaw Jokno, nasa bahay ka, naka-muskitero ka, kagaya ko. Ako nagmumuskitero. Ay, probinsyano ako eh. Wala naman kaming screen sa bahay. Di maraming lamok. Pagtulog namin,
Yeah, moskitero. Ikaw ngayon, ang balita, nasa moskitero ka, ayaw mong lumabas, diyan ka na daw kumakain, diyan ka na galit ako sa iyo. Ang pakiusap ko lang, huwag kayong mag-fake news. Pag mag-fake news kayo, mumurahin ko kayo araw-araw dito. Pag nakita tayo, per chance, ewan ko. Hindi naman ako nag-ano, pero pag nakita tayo, patalsikin ko yung isang ngipin mo. Sakit na ang ulo ko. Kung buhay pa ang nanay ko noon, mura ng ina. Mura ng inabot ko sa nanay ko. Ano pa ba? Yung mga ano, alam mo kasi, compete na, it's the competition. I am not attributing any fault on the part of the mayors at saka barangay captains. Pero pareho man tayo politiko, you cannot avoid competition. Yung talagang mga tao natin, yun yung magsige una-una. At lahat ng mga ating trabahante, halos atin sa partido natin, sa nagsuporta natin. Kaya utang na loob, pag nanalo tayo, nilalagay natin sila sa pwesto. There's always the sense of competition of anything that comes from the government. And ang mauna niya, yan nga yung kaltas-kaltas. Hindi mayor, hindi niya gawin yan. Kasi matatalo siya sa eleksyon, nor the barangay captains. But, down the line, hindi ko na masabi. Wala naman ako. I'm not accusing anybody. So, to really avoid and probably a disaster na hindi na aabot sa tao, sinabi ko kay Rolly, General Bautista, isang sekretary ng DSWD, ikaw nang humawak. Ang problema ngayon, sabi nila, sabi niya, hindi kaya. Hindi kaya ang distribution, kulang ang tao niya. I don't know, he might call upon, sabi ko, well, he's a military man, he can always ask the armed forces to, sorry, distribution lang naman yan. Hindi yan pamulitika. Kaya nga tinanggal ko yan sa mga mayor, pati barangay captains eh. Basta dumating lang doon, walang problema. O hindi pamulitika yan. Hindi man panahon ng politika. Yung mga oposisyon nagpamulitika. You cannot avoid it. But just because there's the sense of an urgency, ayaw ninyo kasi dahil na masabi, masali kayo sa politika. Well, if you are not going to serve your fellow men, trabaho man ninyo yan, trabaho ko, kayo, okay lang sa akin. I will manage to get enough people to. Ang volunteers na lang, ang yung mga bata, yung may idealism pa, sila na ang distribute because this is really what it means na nakikita ninyo naman. It's life and death. If you do not die of COVID-19, you die of hunger. So kayong mga, I'm calling upon mga ROTC, get in touch with DSWD doon sa mga siyudad. Just give your accreditation, maybe an ID, at makatulong kayo. I know that yung iba takot na ano, allergic dyan sa politika. But, you know, huwag kayong matakot dyan.
hindi kayo ang people will not put you to task for doing your duty during a critical period of our nation. Pero yung sabi nga, ayaw mamulitik ka, di, kasi baka tawag dyan, mabahad ng again, I can manage. So, wala naman siguro. Hindi ito matapos hanggang nandyan sa labas kayo. Kasi yung nasa loob, safety na. Ngayon, paglabas nila, kasi wala na, tapos may dalawa, isa, mag-connect na yan. Tapos, walang katapusan. Connect. Yung trabaho mo, sales girl, tapos pag-uwi mo, pera, pamasahe. May, alam mo, mayroon talagang taong gago. Si Lenny was calling the private sector na magtulong, naghingi siya ng tulong. Tama yan. Maghingi ka ng tulong sa kapwa mo tao, yung sa hirap. Ngayon, ito naman, may tao ako na abogado sa PACC Commissioner Manuelito Luna. Gusto niya na ipa-imbestiga si Lenny kung bakit nagsulisit. Anak ka na. Kaya ako nung narinig ko, sabi ko, fire him. As of this moment, he's no longer connected with government. Ako wala akong ano kayo. Alam mo, trabaho rin. Ako when panahon na i-criticize ko si Lenny, ganun na lang ang lang sometimes the language that I use is very, pero itong panahon na ito, nawala namang kasalanan yung Vice President, ano nga na magtulong, bakit ipa-imbestiga mo sa... Tsaka yung NBI mag-imbestiga niya, pati kayo mag-isali ko kayo sa dismissal. Magkakaroon, ignorante kayo. What is wrong in calling? Why put the lady to... Gobyerno binubugbog. Normal times. Gobyerno, ganun, ganun. Ngayon, nagka-crisis. Saan sila? Saan sila yung nag-demonstrate dyan? Saan yung mga... Alam mo na. Anong tinulong? Saan na yung pera na kinukulikta? Tapos pag normal, makita mo ito. Ito man yung mga ingay. Ito yung Aus Duterte. Nakdapot. You know, pagprangkahan tayo. Nakikinig ang military, pati polis. Pati kayo dito ngayon. Pag sinabi ng inyong chief ng Army, Navy, Air Force, pati polis, pag sinabi nila, silang apat magpunta dito, sabihin nila, Duterte, bumaba ka na. Ngayon na kaagad. Hindi na yung oust-oust Duterte. At ang total ang naghawak nito, ang military, ang police. Kung ayaw nila ang totoo, wala talagang mangyari. Kung gusto nila, well, hindi mo rin mapigilan. Life-changing events sa buhay natin. So, it's the military and the police. Kaya para sa akin, pag sinabi na military police, Duterte, hindi mo kaya itong trabaho na ito, bumaba ka na lang. Sabi ko nga sa kanila, huwag na kayo magdala ng mga tangki dyan sa harap ko. Ang kalaban ninyo, ito, puro
mga mista ng puro ng bakit pa ako magpayag na magbarilan tayo? Kaya ganun. Huwag na yung Aus Duterte ng mga fake news. Doon kayo magtutok sa police pati armed forces. Pag sila ang nagsabi, yun na yun. Yun na yun. Pero kung kayo lang, tapos you agitate people to revolt, tapos mag-riot-riot, masaktan lang kayo, kaya pag ginawa ninyo yan, alam na ninyo ngayon. Pag ang police nag-aresto sa inyo, real responsibility is to submit. Kailangan magsabi ka, sir, bakit? Inaresto ka. Station ka. Yes, sir. Huwag kang lumana. Hindi ako pwede. Kaya yung mga itong human rights, makinig kayo, ha? Pati itong minsan sa may mga taga DSWD. Pagka may bata na dinala sa istasyon, tapos puro sugat, tapos kinabukasan pag-release, i-release yung bata, i-demanda ninyo kagad ang pulis. Hindi kasi ninyo, you go into the reality of things. Ang bata, pag hinuli ng pulis, sinawakan, talagang kakalak yan hanggang matumba yan, habuli ng pulis, because the police is mandated to bring them into custody. Alam mo bakit hinuhuli ang mga minors? Is to protect them. Kaya hindi walang record dyan, kasi inaaresto sila for their own good. Lalo na yung mga babae, sinabi ko sa Davao, yung mga babae na bata, pag nakita ninyo, karga nyo, isauli ninyo sa nanay, tatay, pati yung tatay, nanay, sabihin mo, magpunta sa akin bukas sa opisina. Sila ang binubulyawan ko. Meron pa ako, isang beses, magtanong kayo ng taga Davao, yung bata natulog sa ilalim ng kotse. Dalawang bata. Tapos, may nagsabi sa akin, mihon, may bata dyan. Sabi ko, bakit nandyan yan? Madali ako mag, putang ina ba? Saan ay kagawaan nito? De, ginising, sabi nila, dalawang bata, pinalayas daw sila ng nanay pati tatay nila. So, ginawa ko, sabi ko, bigay mo sa DSWD yung mga bata. Arestuhin mo yung tatay, nanay, ngayon. Ngayon. Bigyan ko kayo ng 5 minuto ngayon. O, di na nahuli. Huli ko, ikulong mo. Sabi ko, Sir Charles? Wala, sabi ko, ikulong mo. Demanda mo. Tapos, pagkatapos, kinabukasan, pinadimanda ko. Abandonment of minors. Tayo na sabi ko, panahon sa sarap, tapos kung may anak na iiwanan, hanggang kayo mga putang ina, may mga tao ganun. Hanggang ganun lang kayo. Tapos pag nandyan na yung mga bata, inayaan ninyo, inabandono ninyo. Yung iba, papagpagbili pa yung mga babae, putang ina. Tsaka itong recruitment. Itong recruitment, bantay ko sa akin. Wala, okay matakot. Wala pang DDS dito. Pero magdati kayo mga recruitment. Yawa kayo, isa pa kayo.
Pareho kayo sa mga, ang galit ko sa iyo, pareho sa druga. Kaya kayong mga, I'm warning the law enforcement agencies. Pag mayroon ako yung in-raid ninyo, tapos sinusundan ko, walang nangyari, walang demanda. Either when you raid, you come up with a good case, or else I will ask you, magkanong binigay sa inyo para hindi ninyo demanda. May 2 years pa ako. Nagbabasa ako, nakikinig ako. Maski na puyat na ako, nakikinig ako sa mga late news. Magtinatay. Kaya kung hindi ko ganunin, lalo na yung bayaran yung kaso, magkasala ka na magkasala, wanda mo yan. Magkasala kayo, nagtanan kayo, pinapahuli kayo ng asawa, bigyan ko pa kayo ng ticket para tuloy ang ligaya ninyo. Sige, punta ka sa Maynila. Kung ayaw ka na ng asawa, kung ayaw na yung asawa, wala naman tayo magawa. Patuloy na lang yung kaligayahan ninyo. Hanggang ngayon, tubig lang ako. Salamat.